What's going on mga kuwais? Welcome back muli! Gupitan na naman tayo. Kung bago ko pa lang sa channel ko, i-click na agad ang subscribe button, ganoon na rin ang notification bell. Na-miss nyo na ba ako mga kuwais? Na-miss ko na kayo. So ito na naman, isang gupitan na naman. So gagawa tayo ng textured crop top dito. Sinimula natin ng number 2 guard, gagawa tayo ng foundation ng ating gupit. So shoutout muna tayo kay Kuwais Winger Barber. So meron siyang bagong YouTube channel. Pakibisita niyo naman Kuwais kung ako na suportahan niyo, paano pa yung ibang mga legit na barber sa Pilipinas na nagba-vlog ngayon upang ipakita rin or i-share sa inyo yung kanilang mga nalalaman. Kaya yung mga kasamahan natin or yung mga kaibigan nating barber vlogger, paki-dalaw at i-subscribe yung kanilang mga channel. So after ng number 2 guard, gumamit na tayo ng number 1 guard with the lever open. So para gumawa lang tayo ng parang ano, slight fade. So ito mga kuwais, gusto ko i-blend na agad yung taas niya kasi yung customer natin or yung client natin nakatingin palagi sa salamin niyan eh. So parang awkward kapag meron pang parang naka-flare sa gilid. So alisin na natin yung para makita na agad niya yung hugis ng ulo niya or yung hugis ng buhok niya. Then tsaka na lang siya ma-amaze kapag natapos na yung fade na ginagawa natin. So yung mga kuwais. So ngayon sinumulan ko ng ano or sinundan ko ng lever close para gawin yung bald line. Dito tayo matatapos, ito yung aahitan natin pababa. So yung ginagamit kong clipper dito is yung Kipi Diavel. Ito yung kapares ng Ergo Gamma. So ngayon susundan natin ng trimmer. Ito yung Babyliss Replica Trimmer. So masyadong hindi man ito ngayon. So hindi man siya sobrang kalakasan pero para sa ating mga no, solid na rin yung mga kuwais. So sinimulan ko ng pabaliktad para gumawa ng guide sa pag kung saan ko aahitin yung ano, yung bald area niya or yung pagka-skin or sa paggagawa kasi gagawa tayo ng skin fade ayan. So kasi mas sharp yung cut niya kapag pabaliktad eh kung tutusin. So ano lang yung parang guideline lang para kapag nag-shave ako hindi na tataas. So gagawin natin yan around the head, then aalisin natin yung bulk sa ibaba, then susundan natin ng shaver yan. So dito yung mga kuwais kasi sobrang tigas ng buhok niya, gagamitan natin siya ng Brown Series 9 shaver para alisin or i-fully ano, bald yung kanyang ano, bottom part ng buhok niya para mas makinis at mas maganda yung magiging transition. So shoutout din kay El Banaya TV, paki-subscribe po yung kanyang channel, ganun na rin kay Mac Barber. At syempre nandito si Kuwais Delvin Mapagmahal, paki-subscribe din sa kanya. At si King Rusty Rosales ng Tinga, Batangas, shoutout sa iyo, solid Kuwais. At syempre nandito si Jose Jimboy Murphy. At shoutout din kay Sam Tripper Star Barbershop at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang channel. So bumalik tayo sa trimmer ngayon mga kuwais para alisin lang yung natitirang linya. Then gagawa na tayo ng first guideline natin pagkatapos nyan. So eto mga kuwais, gagawa na tayo ng first guideline natin. Kung kanina nagsimula tayo sa 2 then pababa, ngayon sasalubungin natin pataas. So magkakaroon tayo ng middle line dito na i-blend natin. Then makakagawa nun tayo ng isang maayos na fade. Sana nga maging maayos yung fade na gagawin natin. So lever open tayo dito mga kuwais. So gumagawa lang tayo ng mga ano, isang dalire na guideline with the lever open. And then aatakihin natin yung ilalim niya with the lever close. Then may makikita kayong linya parang natitira. Then lever open. Then hanggang sa ma-fully blend na natin yung middle line. So tandaan nyo, habang umaangat tayo is binubuksan natin yung lever ng ating clipper para ma-blend natin or maalis natin yung mga linya natitira. Shoutout din pala kay Kuwais by Dodong Yan Fox TV. So bisitahin po yung channel ni by Dodong Yan Fox TV at huwag kalimutan mag-subscribe. Todo support na tayo mga Kuwais kaya tara na!
So, pansinin yung mga kuwis kapag naka-lever close tayo, sobrang tipid nung ating pagkakahago dahil iniiwasan nating maka-create tayo ng mga panibagong linya. So, kapag may mga higher guards tayong ginagamit, number 2, number 3 is wala pong problemang humagod ng mahaba dahil yun ay hindi halata. Pero pag nasa lower guards tayo or kung nasa zero guard tayo, yung walang guard, talagang wag nating hahagurin sobra-sobra dahil mahirap na makagawa ng mga linyang hahabulin natin at makakasira sa ating transition. So, eto na mga kuwis yung middle line. So, nagsimula kaya tayo kanina sa higher guard, then bumaba tayo sa lower guard. Ito yung middle line na aalisin natin. So, pag natanggal natin ito ng maayos, then makaka-create na tayo ng magandang transition ng ating fade. So, 0.5 guard, sinumulan ko sa lever open para mas safe. Then, para ma-soften niya yung linya, then aatakihin natin ng lever close para fully matanggal yung linya. Pero ito mga kuwis, minsan may mga buhok na kahit in-lever close mo na, hindi mo matatanggal ng 0.5 guard. So, minsan kailangan natin bumalik sa lever open with no guard para alisin yung natitirang linya. Kasi depende sa buhok yan talaga mga kuwis. Minsan pag manipis ang buhok, kahit 0.5 lever open is tanggal na yung linya . Pero ito, talagang kakayudin natin yung linya na yan para hanggat makakaya natin, gagawin natin yan sa abot ng ating makakaya na mabura yung linyang natitira. So, huwag kayong magugulat mga kuwis kasi kitang-kita nyo naman may natira pang linya. Pero nag-switch na tayo ng gamit. So, gumamit na tayo ng trimmer para i-line up yung kanyang buhok. So, crop top yung gagawin natin dyan. Ipapantay natin yung bangs. Then, ite-texturize natin yung top hair niya. And then, gagawa natin ng forma yan. So, eto mga kuwis, kitang-kita pa rin yung mga linya dyan. Pero, hinayaan muna natin yun. Gagawin na natin sa huli para sa detailing ng gupit natin. So, maaring pwede na rin natin tapusin. So, depende sa inyo yung mga kuwis. Kung tinatamad na kayong gumamit ng clipper, pahingan nyo muna yung clipper nyo, then gumamit tayo ng gunting. Kumbaga parang parang maging balance lang ba yung natin, yung paghawak natin sa mga gamit. So, hindi yung buong oras na sa clipper tayo, then minsan mag-switch tayo para maiba naman yung dating ng paggupit natin. So, ito mga kuwis, hindi ko pinuputulan yung kanyang top hair. So, ginagawang ko lang siya or nilalagyan ko lang ng texture gamit yung point cutting technique. At pagkatapos niya mga kuwis, ayan, si-shave na natin yung lineup niya para mas maging malinis. At mamaya, abangan nyo kung ano mga susunod nating mga proseso. Eto mga kuwis, nasa likod ako ng camera ko, tinuturo ko or sinisilip ko sa cellphone ko yung kung nasaan yung mga linya. Kasi minsan sa paningin natin, hindi natin halos makita kung nasaan yung linya . So pero tingnan nyo, ito isang tip, tingnan nyo sa camera or sa monitor ng cellphone nyo kung ano man yung ginagamit yung pang video sa ginagawa nyo. Kitang-kita nyo dun yung mga linya. So, kaya tinuturo ko kanina ng daliri ko para yun, malaman ko nasan ba yung linya. Kasi minsan talaga mahirap yun. Aminado ako na mahina yung mata ko pagdating sa ganyan. So, kasi blurry ang dating . Kasi gumagawa tayo ng fade . Kaya mas maganda mainam para sigurado ka at silipin mo sa camera or lumayo ka sa kliyente mo. So, ayun, tinanggal natin yung linya sa abot ng ating makakaya. And then, nag-apply tayo ng Roitzel pomade. So, ang ginamit ko dito is water base. Then, gagamit ako ngayon ng styling comb, yung malalaking ngipin. So, gumagawa tayo ng diagonal na format ng pagsusuklay. So, sinimulan natin sa kaliwa kanina, pa-diagonal. Then, sasalubungin natin ng another diagonal sa kanan naman nagsisimula. So, makikita niyo yung effect nito mga kuwis, parang checkered yung magiging buhok niya. So, napakaganda na naging effect niya kung makikita niyo. So, sana nagustuhan niyo yung tutorial na to.
At sana may natutunan kayo. Kung bago ko pa lang sa channel ko, please do subscribe. At huwag na rin kalimutan i-click yung notification bell. At pwede nyo rin akong follow sa Instagram, mga kuys. Thank you for watching Sampits the Hobby Barbers, signing out.